na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito. O, diba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Gusto mo bang malaman ang wastong paggamit ng vote counting machine sa darating na halalan? Nais mo rin bang malaman ang proseso ng tamang pagboto? Ang COMELEC ay nagsasagawa ng voters education at VCM demonstration para sa iba't ibang grupo at organisasyon. Maaring ipadala ang inyong request sa VCM demo at votesafe.com. 5 araw bago ang nakatakdang aktibidad. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa Voter's Receipt Receptacle Box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Presidente. Ang aking presidente. Ang aking presidente. Ang aking presidente. Si Lenny. Si Lenny. Lenny. Si Lenny. Ang aking presidente na si Lenny Robredo. Ito po yung sinasabi natin na pag ang gobyerno tapat, talagang aangat ang buhay ng lahat. Maray na aga sa Indogabos. Ako po nauugman na nakabalik ako digdiyo sa Angat Buhay Village, Kanglupi. Pagkatapos ng Typhoon Quinta, Rolly at Ulysses, pumunta po kami dito sa Lupi. Pagpunta po namin dito, pinakita sa amin ni Mayor Matamorosa yung isang grupo na mga kabahayan na hindi na pwedeng balikan dahil na landslide sila. Dahil po sa partnership ng opisina namin, yung LGU Lupi, nagsabi po kami na meron kaming konting pera, private donations. Kung makakapagbigay sila ng permanent relocation site, willing tayong gumawa ng mga kabahayan. Kaya ko po ito kinikwento sa inyo. Dahil kung ang pamamahala at ang gobyerno ay tapat, talagang aangat ang buhay ng lahat. Wala naman pong masyadong pera yung aming opisina, alam nyo yan. Pero nung Typhoon Rolly sa Ulysses, marami pong mga private individuals ang tumulong sa atin.
At ang tulong pong ito nang gagaling sa tiwala na kung ano ang ibibigay niya sa atin, siguradong makakarating ito sa mga pinaka nangangailangan. Ito ang pinakahalimbawa na pag ang gobyerno tapat sa kanyang panunungkulan. Pag ang gobyerno bumababa at pinapakiramdaman yung pangangailangan ng taong bayan, napapapunta sa tama ang pera na nasa kaba ng bayan. Marami po sa atin ang nawawala ng pag-asa. Sinasabi po natin, kahit naman sino ang hinalal natin, hindi din nagbabago ang buhay natin. Hanggang hindi po natin pinapalitan ang luma at bulok na klase ng politika. Hanggang hindi po natin nabibigyan ng inspirasyon at pag-asa ang ating mga kababayan, talagang walang magbabago. Kaya ngayong umaga po sa pag-umpisa ng ating kampanya, niyayat na samahan kami. Sumama po kayo sa laban nating ito dahil ito ay para sa atin lahat. Malakas po ang loob ko dahil alam ko na kahit anong hirap ang pagdaanan natin, kakayanin natin dahil magkakasama tayo. Eleni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Eleni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Ang Pilipinas ay matatag, bawat pagsubok kinakaya. Pinaangat niya po yung tao mga nasa laylayan. Dapat sa kanya ay maayos na pamamahala. Ito po yung sinasabi natin na pag ang gobyerno tapat, talagang aangat ang buhay ng lahat. Kasi tatag ng diwa ng Pilipinas, siyang kailangan. Alam kong di ako nag-iisa. Eleni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Walang bahid, nakatiwalian, ang tropa, Robredo, pangilinan. Hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Ang aking presidente na si Eleni Robredo. Dito po sa Naga nakita na ang luma at bulok na klase ng politika kayang talunin ng matino, mahusay, masipag at makataong pamamahala. Dito natin napakita ang pag-angat makakamtan ng hindi dinadaan sa salapi o sa palakasan, kundi sa sama-samang pagpasya ng landas tungo sa kinabukasan. Susuotan natin ng tsinelas ang gobyerno at patatawirin sa mga kilapil papunta sa iyo. Sa ating pamamahala, laylayan ang magiging bagong sentro. Ipanalo na natin ito!
Nagawa niyang tumulong sa kapwa, nagawa niyang mamuno sa tama. Nanindigan para kay Juan at kay Juan, laman ang sa gobyernong tapat, inlad ang Pilipinas. Ala, Mama Lenny, proprado tayo! Ang paghingi ko sa inyong tulong hindi lang para sa sarili ko, pero pati din po kay Senator Kiko saka sa mga kasamahan po namin sa Senado. Sana po kasabay ko kayo sa laban na to. Lenny Robredo, nagawa niyang lahat. May lakas, may galing, may talinong likas. Lenny Robredo, ating Pangulo, nagawa niyang lahat. Nagawa niyang ikaw ay turuan, buong puso'ng pinagsilbihan. Inangat ang lipunan, tinaas sa ating bayan. Kaya po parang masinaraming si President! Lenny Robredo, nagawa niyang lahat. May lakas, may galing, may talinong likas. Lenny Robredo, ating Pangulo, nagawa niya Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pamang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Kasi dati natirahan namin, bahain kami. Ulanan kami, maghanap kami ng plastic para itakip lang namin sa hinigaan namin. Siksik kami kung saan ang walang tulo, doon kami. Pero ngayon, kahit magbagyo man,
hindi na kami nauulanan. Yan ang malaking pasalamat namin kay Yorme. Kay marami pang katulad ko no, na naghihirap pa sila. Kita mo iba na nasa kalye lang. Kung si Yorme siguro ang mananalo, makahaunin sila ng hirap, mabigyan din sila ng magandang matirahan na pabahay. Malaking bagay ang ginawa niya sa mga amin, lalo na sa seniority. Laging meron kaming biyaya. Yung binigay ni Yorme na yun, pangsalba sa isang pamilya. Kung wala mong pambiling pagkain, kaya bilib ako sa kanya. Kung sana panalangin ko, siya ang manalo para lalong maibigay niya ang karapat-dapat sa mga tao. Hindi lang sa Metro Manila, buong bansa. Buwan po ako nasa loob ng ICU. Sa ICU po mismo, ha? At hindi ko alam na ako po pala ay 30% namang na mabubuhay. 70% ako'y mamamatay. Kung ako ay bago lumabas, unti-unti ko nalaman na malaki pala yung bill ko. Si Mayor Isko po ang tumulong sa akin at nagbigay ng 1,000,000 piso para ako makalabas ng hospital. Kaya ako si Mayor. Talaga nakipagsiksikan din ako, hindi din ako maano, diba? Mayor, sabi niya. O, nanay niya, Nona, sabi niya. Ako po yung tinulungan, yung binigyan niyo ako ng 1,000,000 na pambayad ko sa hospital, nakalabas na po. Talaga umiiyak ako, militrato ako dito. Siguro, ibinigay talaga ni Lord sa atin yan, kasi eto na si COVID. Ito yung totoong maninilbihan sa tao sa panahon ng pandemya. Talagang ipinapananahin ko sa Panginoong Diyos na huwag na iligaw ang tao. Huwag na niyang iligaw dito na tayo kay Mayor Isko. Napakahalaga ng pagkain sa bawat tao, lalo na yung mga mahihirap nating kababayan na noong wala ng pandemya, hirap na ang buhay nila. Eh, mano pa itong dumating sa ating pandemya, talaga nagpapatong-patong ang nagiging problema ng tao sa pangkalahatan. Ang ayudang ito ay magpapatuloy hanggat kaya natin. Maitawid lang natin ang ating mga kababayan sa pandemya. 700,000 families ulit, more or less. Dati, yung last year, naka-anim na buwan tayo na dahil talagang kasagsaga no, ng Omega, Delta, talagang halos huminto ang mundo no, ng buhay natin. So, tuloy-tuloy lang to hanggat kaya natin no, sa lahat ng almost 700,000 families in the city of Manila. Para wala magutom. Piliin yung iba naman, at least may iba kayong aasahan. May iba kayong sinilin. May iba kayong aasamin. At yung sa iniiba-iba ninyo, may prueba. May patunay. May resimo. Hindi wento ng walang wenta. At mga kabayan, isipin ninyo, itong boto ko, bahay, eskwelahan, hospital, ayuda, trabaho, ito ang magiging basihan ng buhay ko. Dahil ito ang mangyayaring kailangan natin. Sulong laban, huwag uurong.
itaguyod natin sa pagdating ng tamang panahon ang Pilipinas, ang bawat mamamayan, magpapantay-pantay, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman, buong bansa, simula Luzon hanggang Visayas, hanggang Mindanao, magkakaroon ng equal opportunity ang bawat isa sa atin, pati ang isang lahi natin. Mag-aanap tayo ng tunay na solusyon at bibilisan natin ang ating aksyon. Sulaw ng laban, huwag uurong. Pakinggan sa puso, kasi ikaw na dating ilo. Kung ikaw ay umaasa na may bagong mangyari sa buhay mo, ay kailangan gumawa ka rin ng mga kakaibang bagay. Because if you keep doing the same thing over and over again, then don't expect different results. Sa Maynila, kayang gawin sa buong bansa. Eh, sinabi ko na itatawid natin yung mga kababayan natin Pilipino at magkakaroon ng tuloy-tuloy na ayuda buwan-buan kapag pinalad tayo sa awa ng Diyos sapagkat nasa loob tayo ng pandemya. Tuwing ako'y binibigyan ng tungkulin ng pagkakataon ng mga tao sa tondo bilang konsehal sa Maynila bilang Vice Mayor, ni Pangulong Duterte bilang Chairman, bilang USEC, hindi ko sinasayang ang oras at pagkakataong mapaangat ang antas ng pamumuhay ng tao.
Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito. O, diba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Dahil sa isinabatas ni Kiko Pangilinan na sa Gipsaka, direkta na sa merkado ang mga produkto ng mga magsasaka. Ay, manging isda rin! Oh my kulay! Bababa ang presyo ng masarap at masustansyang pagkain. At patuloy kong tututukan yan. Uy, sana ako rin tutukan. Hello, pagkain! Goodbye, Gutom! Vice President Kiko Pangilinan! Pwede bang makipagkape sa inyo? Good morning. Kamusta na kayo? Maraming malaki pasalamat namin na parang hindi yata namin na in-expect na isang senador bibisitahin kami. Ang gusto lang namin talaga magpaabot sa inyo yung mga suliranin. Yan din ang gusto ko din madagdagan ng kaalaman dahil umiikot naman talaga tayo 10 taon na, no? Pero siyempre ibang sitwasyon sa pandemya, ibang sitwasyon ng rice tarification, hindi tulad nung dati. So mabuting ako mismo rin makakaalam ng anong nangyayari, no? Dahil tara po, punta tayo dyan. Alam niyo ba yon? Na nabubuntis ang palay bago musbong yung bunga. At ang pagbubuntis ng palay, hindi 9 na buwan. Ano lang, 45 days. Hanggang 2 months po, hahanihin na yun. Bigay kayo ng oras sa akin, ako naman ang magbibigay ng accounting tulong. Tatang Meng! Mabigat! Thank you! Tatang Memeng! Salamat po! Salamat! Imingat kayo! Yung pinakaanak Kenny na kaya meron ko rin magkaroon. Opo! Mga
anak ko pa po, 14 years old po. Ngayon po, pamanak po kayo, bantay kayo, kayo po akalingong kayo ng San Simon. Dakal na salamat. Dakal din po salamat kayo pa magkikita kayo kayo ni Senator. Ibang iba siyempre, yung personal mong nakakausap sa mga nababasa mo lamang, yung mga resource persons ng gobyerno na nagsasabi kung anong sitwasyon, iba ang storya pagka sila mismo ang nakakausap mo. At iba rin siyempre ang nararamdaman mo, no? Si Tatang Meg. 84, 87, 78. So 84, 18, ilan yun? Mahina ako sa bat, abogado ko eh. Mahigit, sa inyong dalawa, 100 taon na kayo nagsasaka. Pag sinama. 100 taon na rin ninyong pinapakain ang bansa. Dapat sana ay yung kanyang ambag ng 50 taong mahigit, no? Bilang magsasaka na siyang nagpapakain sa atin, sana isinukli natin ng mas magandang buhay, mas magandang antas ng kalidad ng buhay niya, no? Pero narito yan, nandito. Yun ang dapat hindi natin tinatanggap na tama. Kaya nakakadurog ng puso, no? Na kung sino pa yung mga nagpapakain sa atin, sila ang gutom, sila ang kapos, sila ang walang-wala. Mataas ang tingin natin sa mga abogado sa ating lipunan. Tinitingala natin mga doktor. Tama lang naman dahil may mga mahalagang kontribusyon sila sa ating lipunan. Pero ilang beses natin kakailanganin ng doktor sa buhay natin? Ilang beses natin kakailanganin ng abogado? Pero ilang beses natin kailangan ang ating mga magsasaka at mangingisda? 3 beses sa isang araw. Kaya dapat bigyan natin ng pagkilala, pagrespeto, at bigyan natin ng suporta dahil sila ang nagpapakain sa atin. Ako nagulat. Ako inatake sa puso. Kasi ang plano talaga namin, re-election for the Senate. Kasi meron pa akong isang term. Wala talaga akong balak na mag-vice president. Kami naman ni Frankie, nasa New York, panatagang loob namin na magpa-file na si Daddy ng candidacy in a couple of days. Tapos mamaya, tomorrow magpa-file na si Dad. Kwentuhan lang kami, kwentuhan. Tapos na-shock ako. Na-shock din si Frankie. Hindi talaga nila planong pumunta ng New York, pero parang nagkaroon ng opening. But they were there when VP Lenny sent me a text message. She said, kausap niya ang ilang mga kasamahan namin sa partido, kausap niya yung kanyang mga anak, at because of the developments at hindi nga natuloy yung pagkakaisa, sabi niya sa akin na I was the logical choice of all those she was seeking, you know, advice from. We were crying, praying, asking the Lord for guidance, for, you know, sabi ko, if you give me peace in my heart, Lord, I will take it as a sign from you. Because I'm never at peace pag politika pinag-uusapan. So that was the biggest sign to me. And strangely, I felt, it's gonna be okay, anak. Parang ganun yung ano ng Panginoon sa puso ko. And I said, Frankie, tell Dad to make a decision. Whatever he decides to do, will support. Kasi feeling ko, he didn't run for the Senate for any member of our family within our little tiny unit and extended family, not even for his dad, not for his mom, not for my family, not for my parents, not for my uncles and aunties and cousins. He
he ran to serve the country. It's been his calling since he was 7. So, ayokong mangialam. Parang ganon. Parang, this is your battle. Then if you feel you want to fight it, all we can do is support you. So now, we're fighting this fight. This time, it's probably the biggest fight. Kasi it's for the country. He's my husband and I know him best of all. And I'm very proud of his heart and yung pagkatao niya. At pinagmamalaki ko na asawa ko siya. Dahil sa isinabatas ni Kiko Pangilina na sa gipsaka, direkta na sa merkado ang mga produkto ng mga magsasaka. Hi! Manging isda rin! Oh my kulay! Bababa ang presyo ng masarap at masustansyang pagkain. At patuloy kong tututukan yan. Uy, sana ako rin tutukan. Hello, pagkain! Goodbye, gutom! Vice President Kiko Pangilinan! Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo nang maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pamang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Gusto kong lumahok sa pagka-vice presidente. Sa sitwasyon natin ngayon, pwede nating enhance the office of the vice president. You specifically come up with your advocacy, like in my case, the fighting illegal drugs and drug abuse. Yung medical scholarship program. Ngayon, libre nang maging doktor ang kahit sinong Pilipino. Yung mental health law. Ako din ang pangunahing may akda ng Bayanihan 1, pati ng Bayanihan 2, na siyang nagbigay ng ayuda sa ating mga kababayan. When I first entered politics, my mom reminded me, and it is always in the service of God. Hanggang ngayon, ay aming, kaming magkakapatid, ay yan ay aming pinapamanan sa aming mga anak. Kapag ang katotohanan ay nasa likod mo, wala kang dapat katakutan. Sa mga asawa lang kami takot. Kami ay kumain ng hapunan ng mga bandang alas 7. Tumatayo kami dun sa hapagkainan, mga bandang alas 10 na o alas 10 pasado na. Ang tawagin namin siya si ano eh, Boy Asikaso. Basta may mga happening, may mga ganap, separate nag-aasikaso. Kasi pag may problemang dinulog sa akin, inaasikaso ko agad. Ang mga taong importante sa buhay ko, especially my parents, ay importante din sa kanya. Iyan, pag nagkasakit ako, hospital agad. Anong hospital nila yun yung hospital ko rin? Kung ano yung meron kami, meron din yung mga nagtatrabaho sa amin. Kung ano yung para sa amin, binibigay din namin sa kanila. Kapag ang bansa ay sumama ang takbo, apektado tayong lahat.
lalo na yung ating mga anak at mga apo. Magiging kawawa sila. Ang mga kababayan natin ay makikinabang kung maayos ang takbo ng gobyerno. Ako po'y humaharap sa inyo sa aking sinilangan sa politika, ang lungsod ng Quezon. Ako po'y humaharap sa inyo sapagkat ako'y lumalahok sa pagkapangalawang pangulo ng ating republika. At ako ay sumasama at tumutulong, sumusuporta at naniniwala sa aking kandidato pangulo ng Republika ng Pilipinas, Senador Ping Lacson. Bigyan ko ng konting background kay Senator Lacson bago siya magsalita. Unahin ko muna yung aking magustong mensahe sa Quezon City. Hindi ako kailangan magpalapad. Alam niyo po yung mga nagawa namin. Marami na rin binasa si Sarah kanina, halatang-halatang kamag-anak ko. Dahil binasa lahat yung mga ating mga ginawa. Hindi lamang para sa Quezon City, kundi sa buong Pilipinas. So, bayaan niyo na po akong dumiretso agad sa usapin ngayong 2022. Ang hinahain po namin ay ibalik ang tiwala. Tiwala po ang hinahanap namin at tinihingi naman sa inyo na ibigay sa amin. Ang tingin po namin, masyadong maraming problema ang ating bansa. Kailangan ibalik natin ang tiwala, ibalik natin ang pag-asa. Nandiyan dyan ang COVID-19 pandemic. Nandiyan bagsak ang ekonomiya. Nandiyan na matindi ang korupsyon, hindi lang sa gobyerno, kundi kung saan-saan. Palagi ko, ang unang-unang tinatamaan pag sinabi nating naghihirap ang bansa at bagsak ang ekonomiya, yung mga kababayan nating maliliit. Sila kagad ang tinatamaan . Kahit nakitang-kita ninyo noong pandemic, kung hindi pa namin ipinilit yung bayanihan one, kami po nagsulong noon. Kami po nag-umpisa noon sa Senado at sinabi ko kay Secretary Dominguez yun. Hindi po nila makakaila. Sa amin nagsimula yun . Sapagkat nararamdaman ko po ang nararamdaman ng ating mga maliliit na kababayan. Yung mga duka, yung naghihirap, sila una-una tinatamaan pagbagsak ang ekonomiya. Paano lalago ang ekonomiya kung meron nga tayong 4 trillion noong isang taon? Ngayon, 5 trillion ng budget na ginawa namin para sa 2022. Hanggang legislation lang kami. Pagdating pag-execute nito mga batas na to, wala kaming pakialam. Pag hindi nakarating sa taong bayan, ang pera ng bayan, wala mangyayari. Hindi pa pwedeng sa bulsa nyo pupunta o sa bulsa ng mga kasama nyo pupunta. Kailan dumiretso sa inyo? Yun po ang paninindigan namin at inaasahan namin sapagkat sa dami ng mga batas na ginawa namin ni Senator Lacson at ng aming mga kasama. Ako po 24 na taon sa legislation. Si Senator Lacson, 18 years. Pag pinagsama niyo po kami, 42 years ang aming legislation. Ang mga ginawa naming batas, pag sinabi ninyo yung batas na mahalaga sa inyo, tiyak kami. Kung hindi man kami principal author, principal sponsor. Hindi po co-author. Hindi co-sponsor. Kami po yung mga principal author at co-sponsor. Ang problema, nalulungkot po kami. Kasi ang tingin namin, kulang ang implementasyon. As far as implementation of the laws are concerned, which are good for the country, we think that there is much to be desired. Yun po ang nag-udyok sa amin na imbis na mag-retire kami sa June 2022, naisipin namin lumahok, i-offer natin sa ating mga kababayan yung aming mga kaalaman, yung aming pagpapatupad na pwedeng mas maganda ang pagpapatupad nito mga batas na ito. Ang ibig ko pong sabihin, wala na pong gagaling sa mga magpapatupad ng batas kung di yung mga author at gumawa ng batas. Kaya po, kaya po namin ipagpatupad itong mga kinasabi nating napakahalagang mga kailangan ng bansa natin para bumangon. Yun ang totoo nun. At hindi lang yun. Kailangan you lead by example. Kailangan malinis. Si Senator Lacson, walang korupsyon sa katawan. At siya pa ang humahanap at hinahanap niya itong mga magnanakaw na ito.
At makikita niyo mga nakapaligid sa kanya. Ay, mahalaga yan, ha? Kahit na may kandidato na sa tingin mo, okay. Ba'y tingnan niyo yung mga nakapaligid. Pag ang mga nakapaligid, eh, medyo undesirable ang mga image. Eh, tagilid yun. Eh, dito po yung mga kasama. Ayun, obvious na obvious. Nakita niyo naman. Mga kasama ni Senator Lacson. Malilinis ang record. Kaya kayang-kaya po nating ibalik ang tiwala ng ating bansa. Tiwala. Tiwala sa hukom. Tiwala sa hustisya. Tiwala sa kapulisan. Tiwala sa pamumuno. Yan po ang kailangan ibalik natin. Tiwala at mahusay na pagpapatakbo ng paggamit ng pera ng bayan. Walang korupsyon. Yun po ang pinanindigan namin. Sa kasalukuyan, masasabi natin dahil nga sa pandemic at sa mga nangyayari sa paligid, ang bansa natin ay humaharap sa kadiliman. Kaya lang may kasabihan po eh. Una sa lahat, kailangan may pag-asa. Mawala ng lahat, huwag lang ang pag-asa. Pangalawa, pagka mayroong kadiliman na tinatawag, mayroon pong kasabihan eh. Ang pinakamadilim ay bago magbukang liwayway. Ito pong dumarating na 2022, nasa mga kamay ninyo ang pagbukas ng bukang liwayway. At kung sakasakali man, sa tulong ng Panginoon Diyos, ng ating mahal na Panginoon, magkakaroon tayo ng pagkakataon na ituwid ang kinalalagyan ng ating bansa sa kasalukuyan. Yan po ang inaalok namin sa inyo. Ito ho uling pagkakataon namin. Samahan niyo po kami. Naniniwala ako na there is forever. So kung pipili kayo ng the one, make sure yung mapagmahal sa magulang. After 52 years of marriage, I have no regrets. I made the right decision. Tito is the only one. Ang tanong, sino may akda ng mga bata sa Bayanihan 1 and 2? Doktor para sa bayan, Mental Health Act, at iba pang mga mahalagang batas. Sino ang pinaka-kwalipikado, pinaka-experience, ang may pinakamalupit na track record bilang public servant? Sino ang may puso para unahin ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino at may kakayahang ayusin ang ating bayan? Si Tito Soto na ang The One! Siya na yan! Alam niyo na, ha? Legit! Yan ang legit yan! Legit na pagkasako ng pamilyang Pilipino. Gusto kong lumaho sa pagka-vice presidente. Sa sitwasyon natin ngayon, pwede nating enhance. You specifically come up with your advocacy, like in my case, the fighting illegal drugs and drug abuse. Yung medical scholarship program. Ngayon, libre nang maging doktor ang kahit sinong Pilipino. Yung mental health law. Ako din ang pangunahing may akda ng Bayanihan 1, pati ng Bayanihan 2, na siyang nagbigay ng ayuda sa ating mga kababayan. When I first entered politics, my mom... Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong pista? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito.
O, di ba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ating pong host, mga bossing, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Mga kababayan, ako po ang inyong empleyado sa Senado, ang inyong testdaman, Senator Joel Villanueva. Nag-apply po ako ng trabaho sa Senado para maging bosses ninyo at gumawa pa ng maraming trabaho, magandang trabaho. Trabaho ang trabaho ni Joel Testdaman Villanueva. Sa unang termino po natin sa Senado, nakapagsumiti tayo ng mahigit 500 na panukalang batas at resolusyon, kung saan 103 na po ang naging mga batas republika. Karamihan po ay tungkol sa paggawa at paglikha ng trabaho. Noon, kulang na kulang ang mga manggagawang swak sa trabaho. Hindi kasi tama ang kanilang training. Ngayon, dahil sa tulong trabaho lo ni Joel Villanueva, marami po ang nabibigyan ng tamang training at garantisadong trabaho. Noon, mga bagong graduates napipilitang tumambay dahil sa dami ng gastusin sa pag-a-apply ng trabaho, lalo na sa mga dokumentong hinahanap ng employer. Ngayon, mga bagong graduates, mabilis magkatrabaho dahil libre na ang mga dokumentong ito sa first-time job seekers assistance law ni Testdaman. Noon, hindi naaalagaan ang ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Mga OFWs natin, litong-lito, pinagpapasapasahan. Ngayon, dahil sa Department of Migrant Workers Law ni Senator Villanueva, nasa isang bahay, isang bubong na lang, isang departamento na lang, ang lahat ng ahensya at opisina ng pamahalaan na magsisilbi at mangangalaga para sa mga pangangailangan ng ating OFWs. Noon, kapag may sakuna, bagyo o public emergency, lalo na pag may pandemya, tigil sa trabaho at walang sweldo ang mga manggagawa. Ngayon, kahit work from home, protektado ang mga karapatan ng mga manggagawa at buo pa rin ang sweldo ng ating mga manggagawa. Yan po ay dahil sa work from home law ni Testdaman. Dahil trabaho ang laging trabaho ni Senator Joel Testdaman Villanueva, isinulong din po natin ang National Employment Recovery Strategy o NERS para makalikha ang target po natin ngayong taon, 2 milyong trabaho, magagandang trabaho. Kaya nais natin itong ipagpatuloy, gusto natin ng batas para dito. Nilaban din po ni Testdaman ang Tupad Emergency Employment Program mula 6 billion noong 2020, naging 19 billion noong nakaraang taon. At ngayong 2022, nasa 26.5 billion na ang pondo sa Tupad. Yan ang uunahin nating isabatas sa susunod na termino natin sa Senado, kasama ang unemployment insurance. Ibig sabihin, pag wala kang trabaho, nawalan ka ng trabaho, regular ka man o contractual, dapat may insurance. Mga voluntary work arrangements, workplace training, yung proteksyon sa mga freelancers, digital careers, Magna Carta for seafarers, at ang mga kapakanan ng ating mga senior citizens. Dahil trabaho ang trabaho ni Senator Joel Villanueva, ang gusto po ng inyong testdaman, walang panahon na mawawalan ng oportunidad para sa trabaho, para maka-access sa training, para magkanegosyo, para kumita at magkahanap buhay ang ating mga kababayan. Ang boto nyo po para kay number 61 testdaman ay boto para sa trabaho, boto para sa masayang pagbabago ng bawat mamamayang Pilipino. Muli, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalilimutan, number 61 sa balota, Senator Joel Testdaman Villanueva para sa Senado. God bless us all. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota.
suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Ano ang itsura ng hustisya? Pagkaing sapat sa presyong abot ng lahat. Trabaho, hindi endo. Proteksyon kesa ebiksyon. Tulong imbis na kulong. Shell joke na po sa 30 taon kong pagserbisyo bilang abogado ng mga dehado. Alam ko ang itsura ng hustisya. Pag may problema, may matatakbuhan. Ang dehado may laban. Kaya, ang hangad ko, bawat Pilipino ay mabigyan ng akses sa libreng serbisyong legal upang masagot ang kanilang katanungan at mailapit sila sa angkop na abogado. Chel Diokno po, libreng serbisyong legal sa bawat baryo. Ang dehado, gawing liamado. Iboto Chel Diokno sa Senado, number 21 sa balota. Ano ang itsura ng hustisya? Pagkaing sapat sa presyong abot ng lahat. Trabaho, hindi endo. Proteksyon kesa ebiksyon. Tulong imbis na kulong. Shell joke na po sa 30 taon kong pagserbisyo bilang abogado ng mga dehado. Alam ko ang itsura ng hustisya. Pag may problema, may matatakbuhan. Ang dehado may laban. Kaya, ang hangad ko, bawat Pilipino ay mabigyan ng akses sa libreng serbisyong legal upang masagot ang kanilang katanungan at mailapit sila sa angkop na abogado. Chel Diokno po, libreng serbisyong legal sa bawat baryo. Ang dehado, gawing liamado. Iboto Chel Diokno sa Senado, number 21 sa balota. Ano ang itsura ng hustisya? Pagkaing sapat sa presyong abot ng lahat. Trabaho, hindi endo. Proteksyon kesa ebiksyon. Tulong imbis na kulong. Shell joke na po sa 30 taon kong pagserbisyo bilang abogado ng mga dehado. Alam ko ang itsura ng hustisya. Pag may problema, may matatakbuhan. Ang dehado may laban. Kaya, ang hangad ko, bawat Pilipino ay mabigyan ng akses sa libreng serbisyong legal upang masagot ang kanilang katanungan at mailapit sila sa angkop na abogado. Chel Diokno po, libreng serbisyong legal sa bawat baryo. Ang dehado, gawing liamado. Iboto Chel Diokno sa Senado, number 21 sa balota. Ano ang itsura ng hustisya? Pagkaing sapat sa presyong abot ng lahat. Trabaho, hindi endo. Proteksyon kesa ebiksyon. Tulong imbis na kulong. Shell joke na po sa 30 taon kong pagserbisyo bilang abogado ng mga dehado. Alam ko ang itsura ng hustisya. Pag may problema, may matatakbuhan. Ang dehado may laban. Kaya, ang hangad ko, bawat Pilipino ay mabigyan ng akses sa libreng serbisyong legal upang masagot ang kanilang katanungan at mailapit sila sa angkop na abogado. Chel Diokno po, libreng serbisyong legal sa bawat baryo. Ang dehado, gawing liamado. Iboto Chel Diokno sa Senado, number 21 sa balota.
Ano ang itsura ng hustisya? Ang wastong paggamit ng vote counting machine sa darating na halalan? Nais mo rin bang malaman ang proseso ng tamang pagboto? Ang COMELEC ay nagsasagawa ng voters education at VCM demonstration para sa iba't ibang grupo at organisasyon. Maaring ipadala ang inyong request sa vcmdemo@votesafe.com 5 araw bago ang nakatakdang aktibidad. Depender ng manggagawa, itaas ang sweldo, dagdag benepisyo, ayuda at trabahong ligtas. Si Atty. Sunny Matula ay isa sa napili ni Bibileni Robredo na maging senator niya. Sino si Atty. Sunny Matula at bakit siya tinatawag na depender ng manggagawa? Pagkasaka ang ama, inayon naman niya mananahi. Tubong negro sila. Pero dahil sobrang hirap ng buhay, lumikas sa puntang Maguindanao, doon na pinanganak si Sunny. Naipit sa mga labanan kaya naging bakwit ang pamilya. Bata pa lang, napasabak na siya sa pagiging manggagawa sa rubber plantation at naging newspaper boy. Pinagsabay niya ang pag-aaral at paghahanap buhay. Dahil likas na matalino, naging scholar ng Mindanao State University. Palibhasa laki sa hirap, pinili ni Atty. Matula ang magsilbi sa mga kapwa manggagawa. Naging defender siya ng mga ilegal na tinanggal, mga naaksidente dahil sa di makataong kondisyon sa paggawa, mga hindi binayaran ng tama, mga walang hulog sa SSS at PhilHealth at mga iniendo. Naging defender din siya ng mga union at iba pang mga samahan. Dahil dito, nagkaisa kami mga manggagawa na piliin siya bilang Pangulo ng Federation of Free Workers, isang federasyon ng mga union na may higit 200,000 na members. Naging taga-pangulo din siya ng nagkaisa labor coalition, isa sa pinakamalawak na pagkakaisa ng manggagawang Pilipino. At kapag nanalo senator, si Atty. Sunny Matula ay gagawa ng mga batas sa pagpapataas ng sahod at pagkakaroon ng national minimum wage. Dagdag benepisyo at pagpapalawak sa unemployment insurance. Ayuda para sa mga manggagawa at mamamayan, lalo na sa mga panahon ng sakuna at pandemya. Pagwawakas ng Indo. Mga batas para sa ligtas at disenteng trabaho. Gagawa siya ng mga batas na magtatanggol sa karapatang pantao ng mga Pilipino. Kasama na ang karapatan natin sa pagtatayo ng union. Atty. Matula, defender ng manggagawa. Ang pagtatanggol sa manggagawa ay hindi lamang ipaglabang itaas ang sahod o benepisyo o ipaglabang maibalik ang mga natanggal sa trabaho. Ang pagiging defender ng manggagawa ay pagtitiyak na may lipunan na pantay ang paglingap sa bawat Pilipino. Isang lipunan kung saan ang manggagawang Pilipino at ang kanilang pamilya ay may sapat at masustansyang pagkain. May tirahan, nakapag-aral ang mga anak, ligtas at malusog at kinikilala ang kanilang karapatan. Isang lipunang maunlad at may malasakit sa kalikasan. Yan si Atty. Matula, di nakalimot sa pinanggalingan niya. Yung sipag, husay at puso, yan ang kailangan natin sa Senado. Atty. Matula, defender ng manggagawa. Kung ikaw o ang pamilya mo ay manggagawa, trabahador, laborer at migrante, empleyado sa public o private sector o self-employed, ngayon na ang panahon para tayo ay magkaroon ng defender sa Senado. Atty. Matula, defender ng manggagawa. Itaas ang sweldo, dagdag benepisyo, ayuda at trabahong ligtas. Karapatan ng Pilipino, wakasan na ang endo lahat. Disente ang trabaho. Atty. Matula, defender ng manggagawa. Iboto sa Senado, Atty. Sunny Matula, numero 45. Magandang gabi po, maayong gabi, kaninyong tanan.
si Attorney Sani Matula, number 45 sa inyong baluta para senador. Nandito po tayo ngayon, nakatira sa Binyang, Laguna, pero po tayo ay tubong Mindanao. Sinilang po tayo sa Cotabato, ngayon ay Maguindanao, at lumaki sa Agusan. Dadalhin po natin sa Senado ang isyu ng mga manggagawa. Tayo po ay defender ng manggagawa, abogado ng manggagawa, at ang una nating ihain sa Senado ay ang trabaho, wakasan ng Indo, atin pong isusulong ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Magkaroon po tayo ng pambansang minimum wage sapagkat wala namang kaibahan ang sikmura ng manggagawa sa loob ng Metro Manila at ang nasa labas ng Metro Manila. Pare-pareho naman ang presyo ng mga bilihin. Kaya isang national minimum wage ang ating isusulong. Atin rin pong isulong ang ayudang sapat para sa pagbabalik trabahong ligtas. Isuling natin ang unemployment insurance, ang subsidy sa mga small and micro enterprises. Respetuhin din natin at magpanukala tayo ng mga batas para sa proteksyon sa karapatang pantao, karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng union at makipag-collective bargaining negotiation. Mabuhay po ang mga manggagawa. Itayo natin ang isang pamahalang tapat para maiangat tayong lahat. Maraming salamat po at magandang gabi sa buong Pilipinas. Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito. O, diba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pamang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Ang kinamulatang kumbansa natin noon, maayos, masagana. Yung nanay ko nagtitinda sa palengke ng tela. Ang tatay ko naman nagmamaneho ng jeepney. Nakakaraos kami, nakapag-aral kami lahat.
walo kami magkakapatid. Ito, napakaliwanag sa isipan ko, no? Misa isang araw, umuwi yung kapatid, Kuya Eli ko yun, eh. Tuwan-tuwa siya, nakapulot siya ng 1 sentimo. E nung araw, napakamahalaga ng 1 centavo, eh. Binalita sa nanay ko. Ang inaasahan namin, matutuwa yung nanay ko. Sabi niya sa kapatid ko, bukas pagpasok mo sa eskwela, hanapin mong pilit kung sino may-ari ng pera na yan. Kasi ngayon, nag-aalala yun. Ganun yung pagdisiplina at saka yung integridad ng nanay ko. Siguro doon ko nakuha yung 2 traits ko na yon. Being a disciplinarian, at the same time, yung integrity. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. Ang defining moment ko sa serbisyo ko sa gobyerno, nung nag-chief PNP ako, naramdam ko yung appreciation ng mga kababayan natin kasi nawala ang kotong, tapos ang pulis na reforma. Minsan, naka-uniforme ako, kasama ko yung mga staff ko. Kakain kami sa restaurant. Pagpasok namin, tumayo yung maraming customers at pinalakpakan ako. Ako naman, dahil nga ayoko ng atensyon, parang nahiya pa nga ako, eh. Ako, idol ko si Papa kasi para sa kanya, tama, tama, mali, mali. He wears glasses because he does a lot of reading. I think that helps him a lot. He was a police once and his glasses helps him find the bad guys. Nung ka-eskwela ko siya, nung elementary school, siya ay matalino, kapagkaibigan, at patulungin sa mga ka-eskwela. Yung public servant thinks of the nation and the next generation. Yung politician thinks of himself and the next election. 50 years na ako sa serbisyo, sa gobyerno, bakit nga ba hindi? Kasi sa kakayahan namin at yung public service record namin, sa tingin namin, marami pa kami maiaambag para sa ating bayan. Sa buhay ngayon, hindi kailangan nagdadalawang isip ka pa. Kailangan isang desisyon lang. Ako'y hanga sa katapatan nito, taong ito, katapatan sa pagbibigay ng serbisyo publiko. At pagdating naman sa katapangan, hindi mo matatawaran, eh, kapitenyo. Katapangan para labanan ang mga tiwali sa gobyerno, para labanan ang korupsyon sa gobyerno. Ipaglaban natin kung ano yung pagboboto nyo, ipaglaban nyo yung karapatan nyo, at pumili ng mga taong dapat natin ilagay para sa bayan natin. Sa ating pinakamamahal na lalawigan ng mga bayani, ang tinuguriang Land of the Brave, lalawigan ng mga matatapang, mga kapitenyo, magandang gabi po sa inyong lahat. Yung magnanakaw sa gobyerno, wala pong pinipili yon. Alam nyo, walang pinipiling nanakawin. Ang ninanakaw noon, yung kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang problema, tayo pa ang namimili sa mga magnanakaw sa atin. Bakit binoboto natin yung mismong magnanakaw sa atin? Meron pong kakayahan, pangunahan ang ating bansa at may katapatan sa pagseserbisyo, may integridad. Atin pong isigaw, pagkatapos to kumilos, na dapat kabitin nyo naman para may pakita natin ang totoong pagseserbisyo sa bansang Pilipinas. Maraming Pilipino na tulad natin ang nangarap at nagsumikap. Ngunit ilan lamang ang nagtagumpay. Isa lamang ang may halang tulad kay Lee Kuan Yew sa paninindigan at pagkakaroon ng political will na isa katuparan ng kanyang naisin para sa ating mahal na bansa. At ang kailangan sa paniniwala namin ay kailangan ibalik ang tiwala ng ating mga kababayan sa pamumuno ng bansa. Tingnan nyo yung mga nakapaligid. May bahid ba ng korupsyon? Aba, teka, tagilid yan. Itong mga nakapaligid kay Ping Lacson, walang bahid ng korupsyon. Ito lang ipagmamalaki namin sa inyo. Niminsan, hindi kami tumanggap ng suhol kapalit ng serbisyo publiko.
Importante yan. Hindi naman kayo nagparehistro para eto lang, eto lang, eto lang. Pag-isipan po natin mabuti. Kung nandito kayo, hindi na kayo mag-iisip. Ididilat nyo lang po yung mata nyo at titignan nyo yung mga tao na nasa likod namin. Senate President Tito Soto at ang mga senador na nasa harap ninyo, siya po ang makakatulong ng ating Pangulong Ping para ayusin ang gobyerno, para ayusin ang buhay nating lahat. Ang number one problem po ng ating bansa, alam niyo ba kung ano? Gobyerno. And the solution lies in the face of the problem itself, good government. Hindi ba dapat magising tayo sa katotohanan, tayo rin ang kumukuha ng pamukpok sa ulo natin. Hindi pa huli ang lahat. Isang araw lang tayo magiging hari. Isang araw lang tayong mamimili na mamumuno sa atin. The people may not be our masters, but definitely we are your servants. Kapag ako'y pinagpala na maglingkod, hinding-hindi ko kayo ipapahiya. Hinding-hindi ko kayo bibigoyin. Kaya huwag niyong kalimutan, Lacson Soto, aayusin ng gobyerno para maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino. Magandang gabi po at maraming maraming salamat. Ang dami pa rin magnanakaw sa kanto, sa negosyo, sa gobyerno. Sa 2022, kung magtutulong-tulong tayo, ang pagnanakaw, tapos. Ang magnanakaw, ubos. Saan na bayan, eh? Sana ang pera ng bayan! Mga walang hiya kayo! Malagimang gabi, paligid ng panganib. COVID, kahirapan, krimen. Kung gusto nating magbago ang ating buhay, ito ay nasa ating mga kamay. Kung tayo'y pipili ng leader na hinog sa kakayahan. Sanay sa labanan at subok sa karanasan, mga leader na may utak ang tapang at may tapang ang utak. Tapusin ang lagim, yakapin ang liwanag. Lacson Soto. Kilala mo si John, di ba? Ito siya, oh. Yung natutulog lang dyan. Yung wala namang alam at ginagawa dyan. Yung malakas lang sa taas, kaya nandyan. Hoy! Alis dyan! Lahat ng pabigat sa gobyerno, papalitan natin ng mga qualified at magsisilbi ng tapat. Aayusin natin ang gobyerno, aayusin natin ang buhay mo. Sinong gusto mong maging leader natin? Gusto ko yung kasing sipag ko. Yung nagmamalasakit sa kapwa, tulad ko. Yung may isang salita, tulad ko. Yung good example din, parang si daddy. Parang si mommy, susundin mo dahil nire-respeto mo. Gusto ko yung ibabalik ulit ang dignidad ko. Yung pareho naming may takot sa Diyos. At marangal. Siyempre, yung tulad ko ang laging tapat sa tungkulin. Yung tulad naming laging panig sa tama at galit sa katiwalian. Wow, sino naman yan? Ay, si Ping yan. Ping siyempre. Ping Lacson. Si Ping! Ping Lacson po! Lacson! Siyempre si Ping! Si Lacson, sir! Si Ping Lacson. Para ang gulo-gulo naman ng lahat ngayon. Kaya dapat, leader natin si Ping. Ayusin natin ang gobyerno. Ayusin natin ang buhay mo. Malagimang gabi, paligid ng panganib. COVID, kahirapan, krimen. Kung gusto nating magbago ang ating buhay, ito ay nasa ating mga kamay. Kung tayo'y pipili ng leader na hinog sa kakayahan. Sanay sa labanan at subok sa karanasan, mga leader na may utak ang tapang at may tapang ang utak. Tapusin ang lagim, yakapin ang liwanag. Lacson Soto. Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig.
madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito. O, diba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Kada na ang buhay party list mula ng sinimula namin ito. Pangunahing layunin ang party list na ipagyabong ang bawat buhay ng Pilipino. Pamamagitan ng pagbuo ng bansang merong kalayaan, demokrasya at pagpapalaganak ang mga programang ikagagaang ng buhay ng Pilipino. Iboto 166 Buhay Party List. Good morning, good afternoon, good evening mga kabuhay. It's good to be here dito sa convention natin online and worldwide. Ako po si Javier Padilla, membro ng Buhay for more than 12 years now. Taga-Antipolo ako, married to Des. We've been married 15 years this year. At meron kaming limang anak, Sabin, Aida, Franco, Maria, and Jax. Pro-life na pro-life. Bakit ba natin ginagawa to? Bakit gusto natin maging number one ulit ang Buhay? Kasi kailangan. Nakita naman natin kay Kong Lito, always ready, always defending the Filipino family, we need to continue the fight. Ang Buhay ay pro-God, pro-family, pro-PWD, pro-Filipino, at pro-life. Tinatanong ng mga tao minsan na ano ba ang ibig sabihin ng pro-life. Ito yung siguro ito yung pagising mo sa umaga, alam mo na may trabaho ka. Alam mo na safe yung pamilya mo. Sulit ang edukasyon nila. Kontento ka sa buhay at hindi ka natatakot. You're not afraid to go out. You're safe. Kaya nandito kami. We are here for you. Para sure kayo na may mga taong pro-God, pro-family, pro-PWD, pro-Filipino, and pro-life sa Congress. Magkasama kami nila Brian at ni Von at ako. At ganito ang buhay. So please support us as we embark on this journey for 2022, salamat po mga kabuhay. Sa mga virtual viewers natin at sa lahat na nag-attend nitong event, marami pong salamat sa inyong tiwala. I humbly accept the nomination. Ito po ay isang malaking karangalan. Simula pa ako ng Ateneo, napasok na po sa aking pagkatao ang being man for others. Paglaban po sa Buhay Party List ay tugma sa Ignatian Spirit at sa aking moralidad. Ako po si Mark Brian Paz, isa pong negosyante na matagal nang tumutulong sa mga hinaing ng mga workers. Naniniwala po ako sa halagahan ng buhay. Kilala po ako sa aming mga civic programs at sa mga tulong livelihood ng aming mga kumpanya sa Maynila at mga civic organizations kung saan ako kasama tulad ng JCI Manila. Salamat po kay Deputy Speaker Congressman Lito Atienza sa kanyang pagtaguyod ng buhay. Libo-libo pong scholar, medical assistance, livelihood ang nabigay ng buhay sa tulong po ni Kong Lito Atienza at ito po ang ideolohiya at pagtulong na gusto ko pong ipagpatuloy. Libo-libong workers rin po ang napalapit natin sa buhay at natulungan. Makakaasa po kayo na itutuloy po natin ang laban at advokasya ng Partidong Buhay. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Brian Paz, for accepting the nomination. Isa po malaking karangalan
ang ipagpatuloy ang magandang nagawa ng ating Chairman, Deputy Speaker, Congressman Lito Atienza. I express my gratitude to the party for this opportunity to serve. Si Congressman Atienza ang isa sa pinakamalakas na boses sa Kongreso. A true pro-lifer, the protector of families who fought for our Christian values in government. He brought the values of honesty, integrity, and trust to public service. Through history, our party has produced public servants with extreme personal courage. Sa Buhay Partides, we have created an environment that is more open and transparent to the public. Salamat po sa leadership ng ating Chairman, Buhay Chairman, Congressman Lito Atienza, palakpakan po natin. Kung wala siya po, ano po ang mangyayari sa ating partido? Pero ngayon po, sa konvensyon na to, humaharap tayo sa hindi magandang panahon. 49% ng ating mga kababayan ang nagsabi ay buwaba ng kanilidad ng kanilang pamumuhay. Madami, hindi na naka-enroll sa eskwelahan. Tumaas ang piliin, maraming nagtanggal sa trabaho, higit sa lahat, sobrang daming tinamaan po ang COVID-19. The worst part is that today, the Filipinos are feeling distrust. Hindi na po sila, wala na pagtumala sa government ngayon. And we are part of it. That's a sad story. This is a dire situation. Bilang isang kapartido. Pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Hindi po ako nawawalan ng hope. Dahil nandito po kayo. Nandito po ang Buhay Partides. Kayo po lahat na nandito. May pag-asa po tayo. Dahil madami na pong nagtatasal, pumapalik sa sambahan. Amen! Marami na rin tating kabataan, mga millennial Gen Z, ay nagigising na at nagiging aktibo sa partido. Nagugulat kami sa daming gustong lumaban at natikahin ng ating partides. Thank you, Lord! Lahat po tayo naniniwala ang buhay ay mahalaga at dapat ito dating pag-ingatan at alagaan. Sa Buhay Partides, we have programs and bills that uphold equality, justice, and freedom. Sa Buhay Partides, we all agree, your life counts. Mahalaga ang buhay mo. Tulad ninyo, naniniwala ko at naniniwala ang Partides muna-muna, sagrado ang ating boto. Hindi man ito dapat ipagpalit ng pera. Tulad mo ng partido, naniniwala ko na dapat mawala ang korupsyon sa gobyerno. Lahat tayo alam na nanatili pa rin malaking problema ang droga. Hindi pa rin sapat ang tugon ng gobyerno sa pandemiko. At naniniwala ko sa protekto at natin ang karapatan natin, lalo na ang teritoryo natin sa West Philippines. Sapat na edukasyon, sapat na healthcare, ito po ang atikain natin sa partido. Kaya naman, maaasa kayo ngayong araw na to, we all agree that we will participate in the May 2022 national elections. As we get together, Buhay will continue to advocate equality, justice, and freedom. Sa loob ng higit na 2 dekada, ipinaglaban ka ng Buhay Partides. Para sa kabataan. Para sa senior citizens. Para sa kababaihan. Para sa pamilya. Para sa mahirap. Para sa simbahan. Sa buhay, nasa mabuti kang kamay. Piliin ang buhay. Pro-God. Pro-family. Pro-life. Number 166 sa balota. Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang 8 hakbang na ito.
O, di ba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Magandang gabi mga kababayang Pilipino sa buong bansang Pilipinas. Aasenso Party List po. Ang Aasenso Party List ay ating agapay, sentrong samahan ng mga obrero. Ako po ang inyong lingkod, nominee po ng Aasenso Party List, Bishop Fernando Lee. At the same time, tayo po ang Secretary General ng Aasenso Party List and National Board of Trustees. So isang pagkakataon po na makapagsalita po tayo sa mga oras na ito upang ipakilala sa inyo ng lubusan ng ating Aasenso Party List. Ito po ay samahan ng mga obrero. Sabi nga, ating agapay, sentrong samahan ng mga obrero. And the word obrero means manggagawa. Ito ay samahan ng mga manggagawang Pilipino. Lahat ng uri ng mga manggagawa, kagaya ng mga mangingisda, mga magsasaka, mga nagtatrabaho sa mga pribado, at saka sa iba't iba pang mga manggagawa, pati na yung mga nagtitinda ng taho, mga nasa palengke, mga manggagawa po yan. Isinama ko na rin po dito, pati na ang mga manggagawa ng Diyos. So ito po ay naglalayo na ang mga manggagawang Pilipino ay atin pong maprotektahan ang kanilang karapatan. Ang Aasenso Party List po, wala pa man sa Kongreso, ay tumutulong na po. Marami po kami magkakasama rito na ang puso po namin ay lagi po naming iniisip paano makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino. Binigyan po kami ng Diyos ng pagkakataong manalo sa taong 2016. Kaya ang Aasenso Party List po ay nakakuha ng isang seat sa Kongreso. Mas marami po kaming nagawa, mas marami po kaming natulungan sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon ng isang upuan. Kung yung isang upuan na yon ay nakatulong sa maraming kababayang Pilipino nationwide, how much more kung bibigyan tayo ngayon ng mga kababayan nating Pilipino at bibiyayaan tayo ng ating Panginoon Diyos ng tatlong upuan sa Kongreso. Marami na rin po tayo na ipagawa pagdating sa infra, mga multipurpose hall, mga paaralan, basketball court at iba pa. Sa pagtulong sa simpleng plataforma, focus po ang Aasenso Party List sa housing from the word help. Yung letter H po, ito po ay kinakatawan ng salitang housing at saka health, pabahay at pangkalusugan. So tinitingnan natin ang karapatan ng mga Pilipino at mga manggagawang Pilipino, mga constituent natin, ang kalagayan nila sa kanilang mga tinitirahan, ang mga inaagawa na mga pinalalaya nang wala at hindi naaayon sa batas. Tinutulungan natin sila dyan. Pagdating sa pabahay, ganun po ang ating ginagawa. So ganun din yung ginagawa natin sa pangkalusugan. Ang pangkalusugan po ay nagbibigay po tayo ng tulong pambayad sa ospital, medisina. So yan po yung letter H. Ganun din naman ang letter E from the word health. Ito ay ang edukasyon. Education, nagbibigay po tayo ng scholarship program sa mga kabataan na nag-aaral sa kuleyo, sa mga government colleges and university. May scholarship program po ang Aasenso Party List. Hindi lamang po dyan, meron din po tayong TESDA scholarship program. Napakarami po nating natulungan. Hallelujah, nung tayo po ay nakaupo pa. At hanggang ngayon ay tumutulong pa rin tayo. Napakarami na po natin na pag-aral, na pag-graduate, maging sa TESDA. Yung letter L naman ay ang salitang livelihood. Pagdating sa pangkabuhayan, kinakailangan makapag-create po tayo ng mga trabaho sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya nagbibigay po tayo ng pondo. Pagdating sa pangkabuhayan, gagawa lang po ng simpleng feasibility study ang ating mga kababayang Pilipino para mabigyan at matulungan natin sila pagdating sa pangkabuhayan. Ganon din naman ang letter P. Ito po yung tinatawag na protection of people's right. Yung karapatan ng mga Pilipino, ng mga kamanggagawa natin, napakarami nating lawyer dito po sa Aasenso Party List na dapat nating tulungan, gabayan, bigyan ng mga legal advices.
So huwag niyo pong kakalimutan sa darating na halalan sa Mayo 9, 2022. Asenso party list po, ito po ay para sa inyong lahat. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na muli pong maihalal at makaupo upang patuloy nating magawa ang pagtulong sa ating kapwa, ang pagtulong sa ating mga kababayang Pilipino. Asenso party list, number 159 or 159 sa balota sa darating na halalan. God bless you all po. Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto mo bang malaman ang wastong paggamit ng vote counting machine sa darating na halalan? Nais mo rin bang malaman ang proseso ng tamang pagboto? Ang COMELEC ay nagsasagawa ng voters education at VCM demonstration para sa iba't ibang grupo at organisasyon. Maaaring ipadala ang inyong request sa vcmdemo@votesafe.com 5 araw bago ang nakatakdang aktibidad. Gusto mo bang malaman ang wastong paggamit ng vote counting machine sa darating na halalan? Nais mo rin bang malaman ang proseso ng tamang pagboto? Ang COMELEC ay nagsasagawa ng voters education at VCM demonstration para sa iba't ibang grupo at organisasyon. Maaaring ipadala ang inyong request sa vcmdemo@votesafe.com 5 araw bago ang nakatakdang aktibidad. Tunay na istorya sa laban ng buhay. Taga-probinsya kami. Kasi ano yung mas bati kasi mahirap yun. Hindi ko nakalimutan halos. Ito yung magpunta na lang kayong inuulan naman. Tricycle driver. Minsan hindi naman. Kailangan may bigas na yung turno. Gani ko? Papagawa yun sa amin. Extra ko sa organizing. Ako, nagtatinda-tinda araw-araw, bisan na bawal. Dahil sa pandemic, kuya ang trabaho, naghanap siya. Marunong siya mag-mekaniko. Nabiyahe kasi ng jeep din dati. Naghilang biyahe. Kaya nag-mekanik po hanggang ngayon. Kagaya ngayon, sir. Ano, naputulan kami ng wila kasi hindi pa ako nakapagbayad. May ibiyahe lang, pasada lang. Walang sarili. Meron ako dati, yung kaunang pandemic, nahatak na. Para sa akin, sana magawa ko muna yung chef sana. Kaya kilala na ako ng tao. Kaya Kristo, kakaya ko sa yung kagamitan niya. Kailangan mo niya. May sirkan ko na si Kaya Balalang sa aming kasi pa. So, yung may edad na makasalaring tamo. Siyempre, gusto ko magparoon na ako. Sa aming pala, mga malakot talaga ako. Yan, mga malakot ko yung hila. Pero ako ang nagpakalay sa kanila. So wala kami.
tanggap ko na wala akong madadainan. Ang ilain ko sa kaplahan. Sariliin ko na lang. Pero kahit paano, sinariliin ko man. Kapag ako still. Ang AKKK aakay sa iyo sa pagbangon. AKKK. Ang magsisilbing tulay ng mga maliliit na negosyo tungo sa pagbangon. AKKK ako. Ang AKKK, ang iyong sandigan sa panahon ng kawalan. AKKK ako. Ikaw at ang AKKK, kapit kamay sa pagbangon. AKKK, ang kabuhayan kayang-kaya. Magsama-sama, kabuhayan kayang kaya yung dito na. Isigaw, iangat ang sarili, sabay-sabay lahat sa pagkula. Hey, 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 107! Kabuhayan kayang kaya. Hey, 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 107! Kabuhayan kayang kaya. Kabuhayan kayang kaya. Hey, 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 107. Tara na at magsama-sama, kabuhayan tayong kaya yung dito na. Isigaw, iangat ang sarili, sabay-sabay lahat sa pagkula. Hey, 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 107! Posible basta't sama-sama, walang maiiwan, lahat makikinabang. Hey, 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 107! Malapit na ang halalan. Kumpleto na ba ang iyong listahan? Ito na ang pagkakataon upang ipadinig ang iyong tinig. Madali lang naman bumoto. Sundin lang ang walong hakbang na ito. O, diba? Madali lang bumoto. Mahalaga ang iyong boto para sa nais mong pagbabago.
Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Gusto mo bang malaman ang wastong paggamit ng vote counting machine sa darating na halalan? Nais mo rin bang malaman ang proseso ng tamang pagboto? Ang COMELEC ay nagsasagawa ng voters education at VCM demonstration para sa iba't ibang grupo at organisasyon. Maaring ipadala ang inyong request sa VCM demo at votesafe.com 5 araw bago ang nakatakdang aktibidad. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng electoral board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pamang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols.